Mga garden, bagi yang gumanda ang panahon sa oras na to, 1:30 or 2 o'clock in the afternoon, di ko na-check yung oras. Pero bahagya na gumanda ang panahon. At yun nga, lumabas ang paanan ng Mayon Volcano. Tumigil ang ulan, pero may konting ihip ng hangin. So ito yung itsura ng ating gardens ngayon. Pero nagbabanta ang bagyong Quinta na maglandfall sa Albay, somewhere between Albay and Catanduanes. So either Catanduanes, yung tamaan ng mata, o kaya ang probinsya ng Albay. Kasi nasa pagitan lang to ng bay eh. So, ito ang ating kalagayan sa ngayon. Wala pa yung bagyo. Sana sa awa ng Diyos ay ilis tayo sa mata ng bagyo. O kaya ay hinaan yung bagyo para hindi na makasalanta sa iba nating mga kababayan. Kahit sa Catanduanes. Ano ko, nangangamba ako mga ka-garden. Kasi hindi pa nakaka-ROI yung ating mga pananim. Yung kalabasa pa lang mga ka-garden yung namunga ng peak at saka yung ating sitaw. Pero yung ating ampalaya, nakadalawang pitasan pa lang tayo. At saka itong talong natin mga ka-garden, nasa 2 months pa lang to, mahigit. So, wala pa. Malaki pa ang chance na makarecover tayo sa kalagayang ito. Kasi nag-struggle tayo sa pag-aalaga ng talong. Pero malaki pa ang chance na makarecover. Kasi bata pa yung talong eh. Pwede pa tayong makarecover dito. Meron na tayong ginagawa na pag-aaral kung ano yung dapat na gawin para maremedyohan natin yung problema dito sa eggplant fruit and shoot borer. Yan, napapansin nyo na tumatamlay yung ilan sa mga talbos ng ating talong. Yun, tulad niya na nasa gitna ng ating screen. Dahil sa binakunahan niya ng gamo-gamo. So sumisigla yung ating talong. Pero binabantaan tayo ng bagyong si Quinta. At ayon sa weather forecast, nag-intensify ang hangin. More than 50 to 100 kilometers per hour. 115 kilometers per hour. So malakas na yun mga garden. Kahit yung 80, malakas na yun eh. So kung hahagupit yung bagyo ng more than 100 kilometers per hour, naku, anong mangyayari dito sa mga tanim natin? So ganun, dito sa Bicol region. Anyway, God will make a way. No, yung pananampalataya natin ang pinakamabisang sanggalang sa panahong ito kasi wala eh. Natural calamity yan eh. Wala tayong technology para ilihis yung bagyo na yan at saka pahinain. Pero sa ating pananampalataya ay wala namang imposible. So yun mga garden, ito ang kalagayan ng ating garden. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng bagyo. Sana ay ilihis, iligtas tayo ng Panginoon sa pananalanta ng bagyong Quinta. Okay, mga garden, tunghayan ng mga susunod na kabanata dito sa Garden of Kuyakoy. Hello mga ka-garden, nagda-drive si Kuya Koy, going back to our home. From the farm, my goodness, yung preventive measure natin, hindi na natin nasunod. Kasi namitas pa tayo eh. Kalmado pa yung hangin kanina ng 3 o'clock, 4 o'clock, pero ng 5 o'clock ay lumakas na, kaya tinigil na namin yung pamimitas ng sili. At ito, ngayon pauwi kami sa aming bahay, 7 kilometers away from the farm, at ito na yung hangin. Oh my gulay! Hindi dapat ito gawin. Ito yung tinatawag nating safety first, preventive measure. Kapag malakas na yung hangin, dapat lahat nasa loob na ng bahay. Pero no choice tayo, kailangan... Oops! Yun. Sagasaan natin yung mga sanga. Yun ang nakakatakot kapag nagbabiyahe pa rin tayo na malakas na yung hangin. Kasi may mga bumabagsak ng mga sanga, mga flying debris. At madulas yung daan, tinataboy ng hangin. So ito yung big no-no sa calamity. Dapat bago lumakas yung hangin at saka yung ulan ay nasa loob na tayo ng ating mga tahanan. Kaya huwag niyong gayahin si Kuya Koy mga garden. May gulay. Hinayang tayo ng gulay. At hindi natin anticipate yung bagyong
arthritis, bagyong arthritis. Ano na yan? Kinta. Yung bagyong Kinta ay malapit na sa ating kinaroroonan. Sa forecast, tumaas yung direksyon. Pagpunta ng between Albay at Catanduanes. At mataas ang chance na tamaan yung ating lugar. Malaki pa naman yung matang bagyo, yung diameter. Kaya ito, nararanasan na natin yung, oops, oh my, yung malakas na ang hangin. Itinutulak na yung ating sasakyan pagdating dito sa may isang hardware mall sa Tabon-Tabon. Daraga Albay. Ayun, naka-cross na tayo doon sa area na masyadong malakas ang hangin. So yun mga ka-garden, ano sinasabi ko? Yung hangin lumakas, nag-intensify more than 100 kilometers per hour malapit sa sentro or sa mata. Kaya safety first tayo. Oh my, sa Lagumbay. Ito na, sinusundan natin ang tricycle, minor tayo. Kasi malapit na tayo sa ating bahay. Oh, oh, oh. So, pray, pray, pray. Manalangin tayo mga ka-garden. At i-secure natin yung ating mga pamilya. Kung tayo ay malapit sa mga... Oh, magaling ng driver na yun, ha. Magaling. Kahit sa intersection, overtake siya. Nagmamadali. Mahirap na. So, minor lang tayo mga ka-garden kasi intersection to. At malapit na tayo sa ating tahanan. Sabi ko, safety first. Yung mga tahanan na malapit o bahay na malapit sa mga ilog, mga bababang lugar, landslide prone areas. Oh, dito na tayo. Baka sumobra pa. Batsville. Okay. Likas tayo. Likas, likas. Nako, dapat kanina pa natin ginawa yan. Dapat nag-live tayo para napapanood natin o ang ating mga kaibigan on the spot. Okay, dito na tayo sa ating tahanan. At medyo maliwanag pa, makakapag-secure pa tayo na dapat secure. At delikado yung gate. Malakas na yung hangin. Duhang tao, tapos tulak ang gate. Tama kusog ng paros. Okay na, okay na. Malakas ng bagyo. Hindi na, ano ba? Ura, kita ng night vision. Pag sering sadi, para mababa ang pressure sa loob sa palaib. Kusugun. Para mababa ang pressure sa loob ng harong, bumukas ka kay bintana na harong yan eh. Para ang pressure sa loob ng harong, mabreak. So may tendency na magtaas ang pressure sa loob ng harong, yan binalitik ang salming. Sabi, kusugun. Uy! Grabe! Ay, wawa. Wawa ang kuyan ka. Ang tanong ka. Kawawa ang garden ka. So, dito sa ating yugan, sa awa ng Diyos, ay katapos ng humupa yung tubig at saka hangin, ay kaagad-agad na pupunta dito ang ating kapatid at ang ating pamangkin para i-check yung ating yugan. At yun, nakapag-ipon sila ng ilan or medyo marami din. So kahit pa paano ay mayroon tayong konting produkto na papakinabangan dulot ng bagyo. Mayroong saging, no, isa, dalawa, tatlo, apat na buwig. Mayroon na tayong una na napitas doon sa unahan, no, hinug na. Yan. Yung ating mga bantay, si Chabilita at Chabilito nandun sa ilalim ng traktora. At mayroong tatlo langka. Oh my, andito ang ating may bahay, palapit na. Oh, naubos na ang tindang gulay. Ay, nako. Oh, ito ang aftermath ng bagyo. Okay.
So this is it. Magsisimula muling magiging busy ang ating may bahay, maging si Kuya Koy dito sa Garden of Kuya Koy. Ayan, ito ngayon ang mga iba pang mga kaganapan dito sa Garden of Kuya Koy dulot ng bagyong si Quinta. Welcome back. Ito ang aftermath ng bagyong si Quinta. Tingnan natin. Dito muna tayo sa talong. Okay, so far so good. Hindi naman gaano nasalanta. May mga natumba. Kitang-kita yung mga bunga na lumabas. Pero hindi siya tulad ng aking imagination na akala ko ay gutay-gutay na. So, makaka-recover pa to. So. Okay pa siya. Hindi gaanong nakakaiyak. Pero yung sitaw natin mga ka-garden ay sa tingin ko ay 50% nakakaiyak or 60% nakakaiyak. Yan. Nagsida pa yung mga trellis natin. Yan. Kasi yung trellis ng sitaw ay straight vertical lang. Wala siyang support na diagonal, kaya yun ang nangyari. Tumba ang mga poste ng ating sitaw. Yan. And then dito naman, ganun din. Yung ating wind indicator ay natumba. Yan. So ito yung trellis din ng sitaw na nandito sa tapat ng ating kubo. Yung ating ampalaya ay around 20% damage. Not so bad. Merong dahon ng nyug na naandun. Nakalagay pa, so tatanggalin natin yun. Ay intact pa rin yung mga dahon, at saka yung bunga ay nandun pa rin. Lambitin pa rin yung mga bunga, so hindi rin gaano damage. Ayan, siguro sabihin natin mga 20% damage yung ating ampalaya. Yan, may mga nakasabit na dahon ng nyug sa ibabaw. Sa ibabaw ng trellis. Yan. Saka yun. Yung bubong ng bahay ay kitang-kita na. Yan. And then, yung okra, no worries sa okra. Kasi natanggalan natin ng mga dahon yun. Sa kalabasa ay wala rin problema. No? Kasi nakadapa. Yan. So pwede pa tayong mamita sa ngayon. Kahit pa paano, meron pa tayong maibibenta. At tiyak, yung presyo ng mga gulay sa ngayon ay biglang taasan. Yan. So tingnan natin doon sa unahan kung ano ang kalagayan. Yung mga puno ng saging, putol. Actually, nag-isip na ako kahapon na sabi ko, sungkitin ko yung mga dahon, putulin ko yung mga dahon para hindi na matumba. Pero wala, naunahan tayo ng bagyo. Sa dami ng maintenance na ginagawa natin dito sa ating taniman. Natingnan nyo yung mga okra. Tingnan yung mga okra. Yan. Pwede pa yan. Susurvive pa yan. Yung ating talong, pwede pa rin to. Magsusurvive pa rin to. Actually, yung mga traditional farmers dito, kapag natumba yung talong, hinahayaan lang nilang nakatumba. Hindi na nila itinatayo. Sa kadahilan ng muling nagkakaroon ng mga panibagong sanga sa may puno yung talong, at mas lalong kumakapal. So yan ang dahilan mga kagardi kung bakit yung traditional farmers dito sa aming lugar ay kapag ganitong tumumba ay hinahayaan na lang siyang nakatumba. Oh, naglagay tayo ng mga twine sticks, pero yung lakas ng hangin ng more than 150 kilometers per hour baliwala yung mga sticks natin. Mga ilang-ilan lang. Yan. So ito ang epekto dulot ng bagyong Quinta sa ating lugar dito sa lalawigan ng Albay, province of Albay, Bicol region. So yan mga kagarding, tingnan nyo yung ating sitaw. Tumumba na yung mga trellis. Yan, mahirap nang pitasin yun kasi kailangan mo nang sumuot sa ilalim. So subukan nating maitayo ulit tulak at saka hatak. Yeah, sana magawan pa natin ito ng paraan. 100% magagawan ito ng paraan, pero syempre nakakapagod. Of course, ganun talaga dito sa bukid. So tingnan nyo, nabunot yung poste ng ating trellis dito sa ating sitawan.
Ito na ang kalagayan ng ating sitaw. Yan. So ito yung hagupit ng hangin, mga garden, kitang-kita yung direksyon ano galing sa southeastern. Ano? Southeastern region or direction yung hangin. Okay. So yung pinakang mata ng bagyo ay dumaan sa Tabaco City. Ito naman yung ating okra. Walang problema sa okra kasi prinoning ko. So maglalagay ako dito ng plastic mulch para matakpan yung mga damo at magkakaroon ng panibagong sanga yung mga okra. At yan, tingnan natin after 3 weeks kung ano magiging resulta nito. So ito yung mga isang buwan na okra, talong. Nilalagyan ko ng sticks kahapon, pero ito na nangyari. Yung doon, nawala na yung plastic mulch, so nahubaran na yung plots. Tinagay ng hangin, nahubaran. Oh. Yung bahagyang nahubaran yung ating taniman ng sili doon sa dulo. Yan. Pwede pa rin yung ibalik. Isa, dalawa, tatlo, apat na plots ang partially nahubaran ng plastic mulch. Pero pwede pang ibalik yun. Basta't huwag lang mapunit. Okay. So, kaya pa yan. Mag-survive pa itong mga sili natin at saka talong. Ewan ko lang itong talong kasi. Basta't hindi nabunot, walang problema. Mag-survive yan na. Pruning natin at saka magkakaroon yung panibagong sanga. So ito yung ampalaya natin. Pangalawang set ng taniman natin ng ampalaya. Ayan. Ito ang nangyari pagkatapos ng bagyong si Quinta na may lakas na mahigit 150 kilometers per hour. At malapit tayo sa mata ng bagyo. Ayan. So yung mga sticks bagyang natumba. Ayan. Pero yung trellis okay pa rin. May mga dahon ng nyog, tatanggalin natin. Ito yung mga bunga. Siguro lalaki pa rin yan kasi hindi naman natuyo. Buhay pa rin naman yung puno. So ito yung aftermath ng ating nanduman na bagyong si Quinta. Okay, ganun talaga ang buhay, lalong-lalo dito sa Bicol region. Madalas tayo bisitahin ng bagyo, actually magkakasunod at natsambahan tayo sa ngayon. Ay, may piping yung nauna. Binagsakan tayo ng malakas na ulan dito, pagkatapos ng piping ay ito naman na Quinta. Actually tatlong o apat na magkakasunod ng mga bagyo yon. Yung isa nag-develop somewhere in Leyte or Samar. At muntik na na nangamba rin yung Bicol region dun sa bagyo na yon, yung sinunda ng Piping. Hindi ko maalala kung ano yung pangalan. Ayun, pagkatapos noon, nandito yung Quinta. Yun, tinamaan tayo. So anyway, ganun talaga ang buhay dito sa Bicol region. The word fit for the Bicolanos is resiliency. Resiliency. Ano ibig sabihin ng resiliency? Kapag natumba, tatayo. Pag nahirapan, kakayanin. Pag nagutom, maghahanap ng pagkain. Pag tinamaan ng bagyo, sisimula ulit. Kung ano yung damage, pagsatsagaan. At mataas yung pag-asa. Ano yung, we are hoping for a recovery. Yun ang ibig sabihin ng resiliency. Yan. Ito ang nangyari sa ating ampalaya. Abot kamay na yung ating release. Bumaba ng bahagya. Dahil sa hagupit ng hangin. So hindi na natin gaano itong didisturbuhin kasi dinisturbo na ng hangin eh. So hahayaan na natin siya. Ito lang ng mga medyo naglalambitin na sa na baging ay tataas natin. Pero hindi na natin gaano gagalawin. Yan, yung sitaw tumumba. Yan. Pero yan, mabubuhay pa rin yan. So pwede nating itayo yung sticks para makaabot siya dun sa trellis. Ganun lang. That's life here in Bicol region.
Yeah, dun sa katabi nating lote eh, may mga nakatanim na dragon fruit. Tinatanim pa lang kaya walang problema. Tubig lang siguro yung pero natuyo naman eh. Malakas yung hangin at saka yung tubig. At 9 o'clock in the evening, humupa na dito sa aming lugar yung bagyo. Pero yung ulan ay tuloy-tuloy pa rin. Ayan, may mga taong nag-aayos doon ng kanilang electrical line. Ayan, umakit sa hagdan. Ayan. So, ganun ka resilient ang mga Bicolano, mga ka-garden. Ganun ang buhay namin mga Bicolano. Laban lang ng laban, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Katapos ng bagyo, tayo ulit. Kung mayroong natirang mga gulay, pipitasin natin. Ang importante ay hindi nabunot ng bagyo yung ating mga pananim. Ibig sabihin, muli itong tutubo. Kakaroon ng maraming sanga at maraming bunga. So, bumili na nga tayo ng dagdag na mga pangkontra na pang maintenance natin sa ating tanim dahil tuloy ang ligaya. Dito sa Garden of Cuyacoy, Daraga, provincial by Philippines. Magandang umaga sa inyong lahat.